Ang mga kurtina ay isang simpleng dekorasyon sa ating bahay na makakatulong upang harangan ang malalakas na ilaw at alikabok, bigyan ka ng isang puwang ng privacy, at palamutihan ng iyong mga silid. Ito ay maaari ring makaapekto sa kapalaran ng buong pamilya. Ngunit may mga patakaran sa pagpili ng tamang mga kurtina, lalo na sa kulay nito, upang mapahusay ang iyong kapalaran, makaakit ng kasaganaan, at makapasok ang positibong enerhiya sa iyong tahanan. Bago ko mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang hindi tamang kulay ng kurtina ay maaaring maging sanhi ng hindi nakakainarmang kapaligiran. Hahadlangan ng mga ito ang iyong pagtingin sa labas ng mundo. Ang mga kurtina na sumasakop ng lapis na pagtingin ay dapat iwasan. Narito ang ilang tips kung paano pumili ng tamang kulay ng iyong kurtina upang magdala ng swerte sa iyong tahanan at mapanatili ang isang mapayapa at balanseng kapaligiran. Ang pagpili ng kulay ay ang unang bagay na naiisip kapag bibili ka ng kurtina. Ang kulay ng pagpipilian ay maiimpluwensyahan ang pangloob na disenyo. Ang pagpili ng maling kulay ay maaaring makaapekto sa dynamics ng enerhiya sa lugar kung saan ang iyong bintana. Mahalaga ang kulay, kung kaya't maraming paraan kung paano ang pagpili ng tamang kulay na maaaring isaalang-alang. Iwasang pumili ng madilim na mabibigat na kulay dahil ang mga ito ay nagpapalumbay sa mga tao, gaya ng itim at bright red. Ang itim ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagkalungkot na magpapalumbay sa iyo at hahantong sa negatibong kalagayan. Ang bright red naman ay may kaugali ang pasiglahin ang kaguluhan at maging sanhi ng mga paghihirap sa pagkakaroon ng isang magandang pagtulog at pamamahinga. Ang labis na pula o itim ay maaari ding gawing pabigla-bigla ang mga tao na kumilos. Ang maiinit at magaan na kulay ay maaaring magpahinga sa mga tao. Ito ay palaging mahusay, nakapapawi na kulay. Para sa mag-asawa, iwasan ang mga rosas o pink na kurtina sa master bedroom sa kabila ng romantikong kapaligiran na nilikha ng kulay rosas. Ang kulay ay maaaring magkaroon ng isang relasyon pagdating sa pungsuy at makakaapekto sa iyong relasyon sa iyong kapareha. Ang kulay na ito ay gagawin kang kinakabahan, laging gulat, balisa, at laging mainit ang ulo at hahantong sa mas maraming pagtatalo. Pumili ng tamang mga kulay at mga materyales ayon sa iyong horoscope o sa iyong numerolohiya. Ang kulay at material ng kulay ay dapat tumugma sa iyong numerolohiya. Sa ganung paraan, makakatulong ito sa iyo upang makakuha ng positibong lakas ng enerhiya at makakuha ng magandang kapalaran sa iyo. Ang pagpili ng tamang mga kulay at materyales ng mga kurtina alinsunod sa iyong numerolohiya ay maaaring mapabilis ang iyong relasyon sa pag-ibig, kalusugan, kayamanan, at karera o karir. Halimbawa, maaari kang pumili ng mga berde at kahoy na kurtina kung kabilang ka sa wood element sa limang mga sangkap o elemento. Pumili ng pula o lila o purple na serye sa artificial na hibla kung kabilang ka sa apoy o fire element. Dilaw o malalupa na dilaw na Roman blinds kung kabilang ka sa lupa o earth element. Puting kurtina kung kabilang ka sa metal. Pumili ng mga kurtina na asul o itim na alon kung gusto mo ang tubig o water element sa horoscope. Kilalanin ang sektor ng bahay kung saan ang bintana.
pagkatapos pumili ng mga kurtina na kumakatawan sa mga elemento na naaayon sa sektor na iyon. Ang mga kulay na nauugnay sa limang elemento ay wood element, green na kulay, fire element, red na kulay, earth element, brown na kulay, metal element, white na kulay, at water element, asul na kulay. Madalinong maililipat ang lakas na isang silid na may tamang pagpipilian ng kulay. Ang magkakaibang pamilya ng mga kulay ay nagpapahayag ng isa sa limang elemento at may mga magkakaibang impluensya sa kapaligiran. Halimbawa, kung kailangan mo ng kalinawan at focus habang nagtatrabaho sa iyong tanggapan sa bahay, pumili ng mga kurtina sa mga tono na metal tulad ng kulay abuhin o gray o puti sa silid na ito. Para sa iyong sala, kung saan ginugugol mo ang kalidad ng oras kasama ang buong pamilya, ang pagpili ng mga lupang kulay o mga brown na kulay ay may impluensya sa pagbabalanse sa iyong isipan. Ang pagsunod sa mga kulay na kanais-nais sa iyo ay magpapalabas din ng positibong enerhiya sa bahay. Ang mga uri ng mga kurtina para sa iba't ibang mga lugar ng bahay ay nakasalalay sa pang-elemental na ugnayan sa pagitan ng naninirahan na elemento at ng sangkap na elemental na dinadala ng mga kurtina. Narito ang isang pangkalahatang patnubay na ipinapalagay na walang ibang mga salungatan na nararapat isa-alang-alang. Kung ang sektor ay nasa norte o north, ang elemento nito, metal, water, at wood element. Ang sektor naman sa south ay wood, fire, at earth element. Sa east at southeast na sektor, water, wood, at fire element. Sa west at northwest na sektor, earth, metal, at water element. At sa northeast at southwest na sektor, fire, earth, at metal element. Piliin ang kulay ng kurtina aninsunod sa direksyon ng iyong bintana. Ang mga kurtina na isa sa pinakatanyag na bahagi ng isang tahanan ay may mga kulay at ang kanilang nakaharap na direksyon na nagbubunga ng daloy ng positibong enerhiya sa paligid ng bahay. Kaya depende sa direksyon kung saan nakaharap ang tukoy na silid. Dapat mong piliin ang scheme ng kulay. Nalalapat ito sa mga kurtina pati na rin sa iba pang mga accessories ng silid na nagdaragdag sa template ng kulay ng silid. Ang ventilasyon ng silid ay direktang nauugnay sa direksyon ng bintana at ang paligid ng silid ay naiimpluensyahan ng naaayon dito. Ang mga kulay ng mga kurtina na dapat mapanatili alinsunod sa direksyon na kinakaharap ng mga bintana ay ang mga sumusunod. Direksyong hilaga o north ay tumatayo sa elemento ng tubig o water element. Ang kulay ng hilaga ay asul. Ang tubig na siyang namumuno na elemento ng direksyong ito ay nakaka-impluensya sa kulay ng mga kurtina sa iba't ibang mga kakulay ng asul. Ang katahimikan ng karagatan at ang kalawakan ng kalangitan ay nagbubukas ng mga kurtina sa kagandahan ng mga silid. Ang pagpili ng asul sa isang silid na nakaharap sa hilaga ay maaaring magdala ng kapayapaan at daloy ng pagiging positibo. Direksyong silangan o east ay ang elemento ng kahoy o wood element. Ang direksyon ng pagsikat ng araw ay pinamumunuan ng elemento ng kahoy. Ang kayumanggi o brown ay isang mahusay na pagpipilian para sa kulay ng iyong mga kurtina. Pinagsasama ang kakayahan ng araw sa pagiging natural ng kagubatan. Pinapapasok ang sikat ng araw sa bahay tulad ng kapal ng kakahuyan. Ang mga kurtina ay kumikilos bilang iyong mga puno sa mata ng iyong tahanan. Ang direksyon timog o south
ay ang elemento ng sunog o fire element. Sinasalamin ang katahimikan ng timog na pinapanatili ang pag-ihip ng hangin sa bahay. Dapat bayaran ng mga kurtina ang ginaw na nagmumula sa mga bintana ng timog. Ang apoy ay ang elemento na namumuno sa direksyon. At sa makatuwid, ang kulay ng mga kurtina ay dapat na mula sa pula hanggang dilaw, hanggang sa maalab na kahel o orange. Kahit na ang royal purple at complementing pink ay magiging kaibig-ibig at perpekto sa daloy ng mga panginginig sa loob ng south opening room. Direksyong kanluran o west ay ang elemento ng metal. Ang takip silim ng mga direksyon, ang kanluran ay pinasiyahan ng sangkap na metal. Sa maliwanag na pagpapakalat ng kulay ng mga paglubog ng araw, ang mga kulay ng mga kurtina ay dapat na umiikot sa lilim ng puti at kulay abo o gray. Ang pagsapit ng dilim sa silid at ang mga pagsasalamin ng mga metal na may lilim na kurtina ay magdadala sa bukang liwayway ng katahimikan sa iyong tahanan. Ang kulay ng mga kurtina ay dapat na tugma sa mga dingding at kisame. Sa feng shui, ang kisame ay kumakatawan sa langit, habang ang sahig ay lupa at ang pader ay ang tao. Sa makatuwid, ang kulay ng mga pader ay dapat na sa pagitan ng kisame at sahig. Ibig sabihin, mas madidilim kaysa sa kisame at mas magaan kaysa sa sahig para sa pagkakaisa ng langit, lupa at tao. Para sa mga kurtina at sahig, kung sakaling may masamang pakiramdam ang isa sa mga nakatira sa bahay, iwasan ang kulay ng pula at berde, berde at kahel o orange, pula at asul, dilaw at lila. Ang mga kurtina sa iyong silid tulugan ay higit sa lahat sa mga maliliit na kulay tulad ng gray at asul na medyo payapa. Ang mga kulay tulad ng pula, mapupula na orange, lemon na dilaw at berdeng damo ay masyadong maliwanag para sa mga silid tulugan. Ang mga kurtina sa kwarto ay hindi dapat maraming kulay at ang iyong pagtulog at kalusugan ay maaapektuhan. Ang mga kulay ng kurtina na iyong pinili ay maaaring magkaroon ng pangunahing impluwensya sa iyong bahay at sa iyong pamilya. Ang mga nabanggit na ilang mga tips na makakatulong sa iyo na makahanap ng mga dekalidad na kulay ng kurtina para sa iyong tahanan para makamit ang positibong enerhiya na papasok sa bahay.